ayan, you have a lot of doubt, Taurus, no, yung iba sa inyo, ito yung nagpe-prevent sa inyo para makakita ng progress or makita ng movement. Marami kayong doubts, marami kayong what ifs, and kailangan nyo ma-overcome itong mga what ifs nyo, mga kapiksi. Kasi yung iba parang pinangungunahan kayo ng takot, pinangungunahan kayo ng duda, pinangungunahan kayo ng kakayanin ko ba, mga ganyan. Nag-overthink, yung iba nag-overthink negatively, mga kapiksi. So, huwag ka na mag-overthink if you have plans. Hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Money Money Come to Me. Ito yung ating money reading para ngayong October, guys, para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards, hanapin ko yung energy ng money at saka yung energy ng Taurus. Alright, so ito yung energy ng money, mga kapiksi. Ngayon naman, hanapin natin yung energy ng Taurus. Alright, so Taurus, guys, kaya in-represent ng King of Coins sa ating spread. Combination to, guys, ng positive and negative energy. General reading lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Comment down below, mga kapiksi, if naka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo. Maritime presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio for some of you. Maaring may water element kayo sa inyong natal chart, mga kapiksi. Or maaring you may be dealing with a water sign as well. So, ito guys, nakakaramdam tayo ng negative na energies para sa inyo. For some of you, meron kayo, medyo stressed kayo, guys. Pag sinabing stress, medyo marami kayong iniisip. Pagdating sa trabaho, pagdating sa kung ano man yung source of income nyo, pwedeng stress kayo dahil sa trabaho nyo, mga kapiksi. And for some of you, parang I'm sensing na you're trying too hard. Yung iba sa inyo, parang you're trying too hard na makawala kayo sa mga problema nyo. If meron kayo mga financial problems or if meron kayo mga problema sa workplace nyo, pero parang you feel trapped. Parang yung iba, pag sinabing trapped, parang feeling nyo wala kayong choice. Hindi na kayo makakaalis dyan sa sitwasyon na yan. And parang feeling nyo paulit-ulit lang din yung nangyayari sa inyo. So parang yung iba sa inyo, I'm sensing na you're struggling. Yung iba, not all. Parang yung iba, parang you're struggling financially. Parang nag-i-struggle, rat race. Alam nyo yung rat race? Ibig sabihin, parang nag-i-struggle kayo na makawala sa kahirapan. You may be well off. Pwedeng yung iba, magaan naman yung inyong pamumuhay. Pero parang not enough para sa inyo na parang kapag nawalan ka ng trabaho, wala na rin kayong kakainin, something like that. Parang walang masyadong savings, may pera, yes, may trabaho ka, may pera ka, pero parang naiintindihan nyo ba yung ibig sabihin? May pera kayo, may pumapasok na pera sa inyo, pero anytime na mawalan kayo ng trabaho, ganyan, parang wala, hindi mo na rin alam kung ano yung mangyayari sa buhay mo. So, something like that. And yung iba nga, like I said, parang medyo meron kayong parang trap, no? Parang you feel trapped dyan sa sitwasyon na yan. And parang feeling nyo hindi na magbabago yung takbo ng buhay nyo, mga kapiksi. Pero feeling nyo lang yun because yan yung inyong dominant thoughts. You just have to change the pattern of your thought, mga kapiksi, and focus. Yung iba kasi sa inyo, parang medyo nakafocus kayo sa mga problema versus dun sa mga desires and goals nyo. Kaya medyo puro problema din yung nagmamanifest sa trading nyo. Alright? So, kailangan nyo lang i-change, mga kapiksi, yung pattern of thoughts nyo para mag-change yung reflection sa inyong 3D, sa inyong physical reality. Imbis na magreklamo kayo or imbis na pansinin nyo yung mga problema nyo, focus on gratitude, pagpapasalamat. Ipagpasalamat yung lahat ng blessings na meron kayo, no matter how big, no matter how small. Kapag ka ginawa nyo yun, gagaan yung takbo ng buhay nyo, ng kaperahan.
And you can also say the affirmations na binibigay ko. Pagdating sa pera, money money come to me. Palagi ako may pera and palagi ako nagkakapera. So yung dalawang affirmations na yon, super effective. Gawin nyo lang siya, sabihin nyo lang siya sa isip nyo na daily basis, talaga magbabago yung sitwasyon nyo sa pera, mga kapiksim. Yung iba sa nyo parang meron kayong inaantay na go signal from the universe, pero yung iba sa nyo parang feeling ko matagal na kayo nag-aantay but you're not really taking action. So parang kaya medyo nakatenga, no? Parang nakanganga, nakatenga. And even if magbigay na sa'yo or magpakita na sa'yo ng sign sa universe, you're still not taking action. So yung iba sa'yo medyo stagnant, mga kapiksi. You're looking for ways. Nandun lahat sa isip mo. Nandun yung mga ideas, nandun yung mga plano, pero medyo kulang sa action yung iba sa inyong mga kapiksi, no? And that's what makes the difference, yung pag-take ng action. Kasi kahit na alam mo yung gagawin, if you're not taking action, kahit magplano ka, hindi ka rin makakita ng progress, di ba? Kaya nga yung sinasabi ko sa inyo, ang kaibahan ng taong nakakaalam sa taong nagwawagi ay nasa pagkilos. So if you want to be successful, kung gusto mo makita ng movement, improvement sa 3D mo, kumilos ka at the same time sabayan mo ng positibong mental diet, mga kapiksi. Alright? So, yeah. Ayan, no? Nakikita natin puro aral, puro hanap, puro aral, puro gain ng knowledge. This time around, nakikita natin na siguro marirealize nyo na walang kahihinatnan, yung puro aral lang. So, this time around, makikita natin na nagtitake ka na ng action, kumikilos ka na, siguro after mong marinig tong reading na to. Ayan, you have a lot of doubt, Taurus, no? Yung iba sa inyo, ito yung nagpe-prevent sa inyo para makakita ng progress or makita ng movement. Marami kayong doubts, marami kayong what ifs, and kailangan nyo ma-overcome itong mga what ifs nyo, mga kapiksi. Kasi yung iba parang pinangungunahan kayo ng takot, pinangungunahan kayo ng duda, pinangungunahan kayo ng kakayanin ko ba, mga ganyan. Nag-overthink, yung iba nag-overthink negatively, mga kapiksi. So, huwag ka na mag-overthink if you have plans, and kung feeling mo naman okay na yung mga plano mo, start taking action towards your goals, towards your desire. Pwedeng maliit lang yung progress mo at the beginning. Syempre, hindi naman agad-agad yan mabilisan, pero you just take one step at a time and magiging ma-okay din yung financial situation nyo, mga kapiksi. For some of you, nakikita natin na ayan yung pagpasok ng pera sa inyo, no? Parang stable naman yung pera. Pagpasok ng pera sa inyo, ibig sabihin meron kang source of income, meron kang pinagkakakitaan, but it's not that grandiose, no? Ibig sabihin parang hindi siya magarbo, sakto lang. So, sabi ko nga guys, kung kailangan nyong mag-improve ng, kung kailangan nyo ng different result, kailangan kayo magkaroon ng different formula, and isang kailangan na i-incorporate nyo sa formula nyo is yung pagkilos, kasi yung iba sa inyo doon nagkukulang. Alright? Okay, so comment down below, Taurus, if naka-resonate ka dyan sa reading na yan. And eto naman guys, mga money manifesting techniques, no? Pero bago natin to bunutin, panoorin nyo muna tong video na to regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa mga gustong yumaman, mag-avail na kayo ng course, kapiksi, sobrang ganda talaga niyan. And magbibigay din ako ng one free pampaswerte subliminal until September 30, guys. So mag-avail na kayo habang may sale pa tayo. So bunot tayo ng isa.
positivity. Ito yung ating message, money message for you. Ayan. Always do your best to direct your thoughts in positive and productive directions. Focus on life-affirming and joyful thoughts. Train yourself to avoid negative. Ayan na guys, pakinggan nyo mabuti. Train yourself to avoid negative, pessimistic, self-defeating, and critical thoughts and emotions because this will block the flow of abundance. Yan yung nakikita natin sa inyo, nasabi ko nga sa inyo, nag-overthink kayo negatively, masyado kayo maraming takot, may duda, ganyan, and nagkakos din yan ng stress nyo, mga kapiksi, probably because negative din yung nangyayari sa 3D nyo right now, kaya hindi nyo maiwasan na mag-overthink, mga kapiksi. Pero you have to stop doing this, lalo na yung mga nag-overthink talaga dyan, sobrang nega. Kailangan nyong i-overcome siya, baguhin nyo yung habit. And the best way to do that is through gratitude, mga kapiksi, yung pagpapasalamat. Sobrang laki ng pagkakaiba kapag kayo ay nag-shift into gratitude, kasi imbis na magreklamo kayo, magpapasalamat kayo, and parang instant shift siya sa inyong energy, mga kapiksi. Yung mga anything na negative, guys, if you have any negative emotions, stress, doubts, fears, tapos meron pa kayong mga galit, anger, hatred, resentment, ganyan, that's blocking the flow of abundance. Ayan, no? This will block the flow of abundance. Yan talaga yung balakid, mga kapiksi, sa abundant, masaganang pamumuhay. So, kung ayaw nyo na maghirap, malasin, kung ayaw nyo na magdusa sa pamumuhay nyo, alisin nyo yung mga negative emotions na yan, palitan nyo, i-shift nyo siya into gratitude, and magbabago yung takbo ng inyong pamumuhay. Alright? So, comment down below, guys, if naintindihan nyo ito, mag-focus kayo sa life-affirming thoughts, no, yung palagi ko sinasabi, kahit yun lang, guys, no, you don't need to do anything fancy, sabihin nyo lang, palagi ko may pera, palagi ko nagkakapera, money come to me, para talagang maging magaan yung daloy ng pera sa buhay nyo, mga, kaya nga yan yung ginawa nating title sa ating video, lalo na pag money reading, para maisip nyo agad na i-affirm, money come to me. Alright? I-comment nyo na din yan sa baba, guys, no? Money come to me, palagi ko may pera, and palagi ko nakakapera, para talagang maramdaman nyo yung daloy ng blessings. Alright? So, comment down below, Taurus, if naka-resonate kayo sa reading na to. Guys, ito yung ating 2024 pick a card kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na, super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.